masyado na siyang perwisyo sa mukha natin, di ba? Actually, hindi man ako madalas nagkaka-pimple eh. Talagang dito ako nagkaka-pimple sa routine. Kasi nirintahan kami, hiniram kami ng ibang kumpanya. 2 months kami dito nagtatrabaho sa hospital. Ang nagkaka-pimple ako dito kasi sa, hindi ko alam, sa klima, nila, iba, hindi na kami nila dito. Ang ginagamit ko ang pati-pimple ko is blindamycin po sa gel. Maganda na siya po. Probing ko po maganda siya sa pimple ko. Kasi yung pimple ko pa, hindi siya normal na pimple na maliliit. Malalaki siya, bilog. Malalaki. Ito po, sample niya. Ito po siya, pahilom na po siya. Yan. Pahilom na po ito. Malaki po yan siya talaga. Kasi malaki yan siya. Ang ginamit ko yan, ang ginamit ko lang po ay ito. 2 days, nag-ano na siya. Patay na siya, 2 days. Yun nga lang, ang problema ko naman ay nagiging siya ng peck. Yung pecklet niya na iniwan. Kaya, ang gamit ko is, advice lang din to ng mga kasama ko. Kaya yung mga expert din sa mga ganyan. Ginamit ko yung pangpatay at pangano. Pangano ng pecklet ay so cool. Yes, so the cream. Nakala niyo pang rashes lang po yung release yun. Kinagamit ko po siya yung maitim. Pero tingnan niyo naman kasi ano na siya. Hindi na siya yung ano maitim. Maitim talaga po guys. Ngayon nagbabrown na siya. Ginagamit ko po siya sa gabi-gabi. Ginagamit ko siya gabi. At sya lang yung mga kasama ko. Ginagamit din naman ito. Ang paputin. Kikikili. Sino pa? Iba pa. Sila yung mga nasusunod ng mukha at ito din yung ginagamit nila ilalagay din sa mukha nila at sila dito actually hindi ko magamit ito ako hindi ako nagamit na ginagamit sa mukha pang ano siya ginagamit ko lang siya pang gamot dito yung sa mga pimple area guys yun lang maganda naman siya so far nakikita ko lang siyang epektibo sa balat ko ayun. Yung video nito ay hindi ko naman siya talaga pinupush na gamitin. So, yun eh. Ideas na mga ano. Share ko lang sa inyo yung ginagawa ko sa video. Tapos, sige naman kasi.